Ito namang si Senator Risa Ontiveros, nananawagan. Kumbaga sa ano to, malayo ang putok sa kanyon eh. Ha? Sa Bureau of Immigration, nasuspindihin ang visa upon arrival scheme for Chinese nationals. Citing reports from the National Police, dahil daw ito sa report ng National Police na yung BUA scheme o visa upon arrival scheme, nagparami ng mga kidnapping na kinasasangkutan ng mga inchik sa kasino at mga tauhan ng pogo. Bakit mo sa immigration pasususpend yan? Malayo ang sinasabi ni Risa Ontiveros eh. Dapat yung si Justice Secretary Menardo Guevara ang tawagan mo ng pansin. Ako nga, ilang beses ko nang sinasabi yan dito, di ba? Ibasura na. Pawalang visa na. Yung visa upon arrival ng Department of Justice. Bakit? Sapagkat yung visa upon arrival, hindi gawa yan ng immigration. Ang naglabas ng order na yan ay ang Secretary of Justice. At ang immigration ay under lang ng Department of Justice. At ito ay inilabas noong panahon na ang nakaupo sa Department of Justice si Vitaliano Aguirre na nasibak. Ha? Mga kaibigan, so ang order ng dating Justice Secretary pwedeng pawalang visa ng kung sino yung nakaupong Justice Secretary din. Hindi ang immigration. Nakakatawa na itong si Risa Ontiveros eh. Di ba meron pa tayong binabanggit na dapat niyang paimbestigahan ngayon? Baliwala na yan, yung visa upon arrival. Ha? Mga kaibigan, baliwala na yan eh. Bakit o? Sapagkat ngayon, dahil nabuko yung pastillas, di ba? So, ang palusutan ngayon ng mga inchik dito sa Pilipinas, sa pamamagitan na ng mga congressman at saka ng DFA. Yung congressman, magre-request sa DFA. Yan ang paimbestigahan mo. Tignan natin kung kaya mo. Kasi mga mambabatas din ito eh. Sa kamera. Sila gumagawa nito. Magre-request sila ng mga pangalan, padadala nila sa, i-endorse nila sa DFA, kay Boy Finger, mga kaibigan, ang pangalan ng mga inchik nakasulat. Siyempre, galing sa sindikato yon ng Pogo. Ha? Pinadaan sa congressman. Ito namang congressman, gagawa ng endorsement letter ito o referral letter. Ha? Na kung saan nakasulat na ang buong pangalan ng mga inchik na papapasukin. Pagkatapos, yung DFA naman ay ipadadala yan sa embassy ng Pilipinas sa China. O kaya pag nagpunta yung mga nakalistang pangalan doon, nagpunta sa embassy, tatatakan, visa yon, ha? Para makapasok sila rito. Wala na yung mga pinagsasasabi ni Risa, nagtataka nga tayo. Bakit immigration? DOJ yan. Yung kay Senadora Risa Ontiveros na malayo sa putok ng kanyon, mga kaibigan, na sa immigration niya hinihiling na mabasura o suspindihin na lang. Ba't sususpindihin? Tanggalin na. Yun daw visa upon arrival para sa mga inchik. Ba'y tanggalin na yan.
Hindi natin kailangan yan. Ibalik sa dati. Eh, yung mga Pilipino kung ano-ano pinaggagawa eh. Pero bakit walang boses na nagsasalita para sa mga kababayan nating Pilipino na ngayon ay mga citizen na ng ibang bansa, di ba? Ba't walang nagbibigay ng reaksyon dito para mapahiya itong mga ito? Itong mga pinagsasasabing ito ng mga taga-immigration, wala eh, mga kaibigan eh. Ang pinagkakaabalahan nila kung ano yung gusto ng administrasyon. Sila pumipili ng agenda. Pero kahit na importante, nakapagtataka nga, walang bansang ganyan eh. Nagbabawal papasukin yung kababayan nila. Walang ganyan na bansa, mga kaibigan. Kay Risa Ontiveros na panawagan sa immigration. Nagtataka tayo, ba't immigration? Di ba? Para daw suspindihin yung visa upon arrival scheme sa mga Chinese nationals. Ito raw ay bunsod ng mga ulat mula sa Philippine National Police na nagpapakita ang BUA scheme ang nagparami ng kidnapping related to Chinese casino players and workers of the Philippine offshore gaming operators industry. Dahil daw dyan sa kidnapping, marami yan ng mga casino player na incheck at mga nagtatrabaho sa Pogo, kinikidnap. Paano? Pinapasok dito, kriminal. Sariling mga Pilipino, pinahirapang makapasok. Yung kriminal, hindi. Earlier in January, noon daw Enero, the Justice Department opted to shorten the validity. Binawasan daw ng DOJ yung BUA na ginawang 30 days. At noong September ay ipinagutos nito na yung mahigit na 2,700 Chinese national na lumabag sa kanilang kondisyon ng kanilang visa na umalis sa Pilipinas. Pero yung BUA scheme ay patuloy. Hindi po tinatanggal. The crime that POGOs bring to the country is endless. Hindi pa pala tinatanggal ito, di ba? We've already proven at the Senate, etc., etc. Hindi na importante ito eh. Pero kung ang pinauwi mo, 2,700 lang, eh kulang yan. Ilang milyon ba nakapasok dito? Ayon sa report, mga kaibigan, ang nakapasok na incheck dito simula nung administrasyon ni Presidente Digongyo sa ilalim ng visa upon arrival na yan, eh mas malaki pa sa populasyon ng Quezon City. Tapos, pagmamalaki nyo, 2,700. Eh kung mahigit 4 na milyon ang populasyon ng Lungsod Quezon, abay, mas marami dun ang pumasok na incheck dito sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin lang. Ganong kasimple. Ito kasing BUA, ito ho, nagsimula noong 2017 sa pamamagitan ng Department Order. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Number 41. Na pinapayagang makapasok ang mga Chinese citizen dito sa Pilipinas nang wala ng visa
katulad dati, ha, na galing sa Foreign Affairs Department. Ibig sabihin, sa embassy. O, sapagkat ang embassy ay ilalim ng Foreign Affairs. Dati kasi kukuha sila ng visa. Pero dahil dito sa department order, itong demonyong department order ni Vitaliano Aguirre na number 41, eh pinayagan ang mga inchik na makapasok dito. So bakit ka mananawagan sa immigration na suspindihin? Mali ang panawagan mo. Ha? Sabi nga, you are barking at the wrong tree. Di ba? Yung kasabihan. Di ba? Tumatahol ka. Eh, mali yung tinatahulan mo. O, dapat dito, eh, magtaka nga kayo eh. Naimbestigahan at lahat ito, pero ni isang senador, meron ba sumuporta kayong Tiberos? Ha? May narinig ba kayo? Anti-China? Wala, kasi dyan sila kumukuha ng bakuna, nakita ninyo. Sino ba may hawak ng mga pogo na nabinipisyuhan itong BUA na ito? Hindi ba padrino nila, kaibigan nila, si Kim Wong? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, hayop talaga dito sa Pilipinas. Sa dilang hayop ang mga animal, ha? Na puro mukhang kwarta. Lahat dito, pinag-iisipan kung paano pagkakapirahan. Itong sinasabi nilang ito na may mga laboratoring nag-ooperate sa airport. Eh siguro, hindi pa totally dumadating yung oras na para kang nagpapa-rehistro ng sasakyan sa LTO. Ha? At pagkatapos sa LTO, mga kaibigan, eh meron na rong mga insurance company, mga peke, ha? Mga fly-by-night na insurance company, doon ka kailangan magpakwan, kumuha ng insurance, bibili ka ng insurance, mga kaibigan, para doon sa sasakyan na irerehistro mo. Sisindikatuhin ito. Kaya nga na, babalitaan na nga natin eh. Meron daw lagayan, 14,000 yung sinabi sa atin. Oh, para mapadali ang matapos yung iyong 2 weeks quarantine, ha? Hindi na kailangang tapusin mo yung 2 weeks. Sipin niyo magkano gagastusin ng mga kababayan natin, 'di ba? Ba't di na lang kayo mag-provide ng quarantine? Ito bang Pilipinas matatawag pang ano to? Hospitable country. Ha? Di ba tayo yung tinatagurian minsan na kwan? Dati, di ba? Dati yun. Ha? Hospitable daw ang mga Pilipino. Hindi. Ang nagpapasama sa Pilipino, yung mga nasa gobyerno. Pati leader ng Pilipinas, yan ang nagpapasama sa imahe ng bansang Pilipinas. Mga kaibigan, kung nakakahiya ang leader mo, abay, sino ang gagalang sa'yo? Sino re-respeto sa'yo? Diba? Kung yung leader mo, lahat kayo minumura. Ultimong vice president nyo, minumura. Eh, sino gagalang sa atin dyan? Pagdating mo sa ibang bansa, ano ka, Pilipino? O sige, lumayos ka sa harap ko. Abay, bakit mo ako binabastos? Pinalalayos mo ako sa harap. Bakit? Ano ba klaseng pagkatao mo? Eh kung yung vice president nyo nga, minumura ng presidente nyo eh. Magre-reklamo ka pa. Baka sipain pa kita dyan. Diba? Sabihin sa'yo doon. Sa ibang bansa.
Yan ang sumisira ng ano natin, reputasyon nating mga Pilipino eh. Ha? Yang leader natin na nakaupo ngayon. Ha? Yan ang kwan eh. Yan ang bumababoy. Ha? Sa ating mga Pilipino para hindi na tayo galang. Tignan mo yung tarantadong ano, ambassador doon sa Brazil na kasabwat ni Eliko Yucutsuriano. Si ambassador Marichupa ang pangalan nito ha. Marichupa naman ang pangalan nito. Eh Mauro ha. Tingnan mo yung walang yang yung binaboy yung ating mga Pilipino ron sa ibang bansa ha. Napabalita yan buong mundo. Sipin mo eh. Ang mga kababayan natin karaniwang nababalita, mga OFW, minamaltrato sa ibang bansa. E pagkatapos siya itong ambassador na dapat takbuhan ng mga Pilipino nating kababayan doon para magpasaklolo, ha? Para tumulong sa kanila at mangalaga sa kanilang kapakanan. Eh siya gumawa nung ginagawa ng mga dayuhan eh. Mga kaibigan eh. Oh, paano igagalang pa ba tayo? Tapos hanggang ngayon, wala nang balita kung ano na nangyari doon sa ipinagyayabang na desisyon na imbestigasyon nito si Teddy Boy Pinger Locsin. Si Kapersi Lapid, umabana. Lapid Fire. Ito ah, yun daw mga dependents o anak, di ba? Including minors. Mga minor de edad o Filipino citizens going to the Philippines may still enter the country even if they are traveling with them but are joining them in the Philippines. Oh, pwede raw sumama. Ha? Sa pag-uwi dito. Yung mga dependents ng Filipino citizens. Ha? But are joining them in the Philippines. However, they must first secure an entry visa. Isipin mo. From the Philippine Post abroad. Kailangan daw kumuha ng visa. Eh wala namang sinabing ganun yung DFA eh. Mga kaibigan eh. Tingnan mo. Yan ang hirap dito sa mga hayop na nasa gobyerno ngayon. Ha? Hindi mo alam kung bobo o nagbobo-bobohan. Mga kaibigan. Ha? Hindi mo alam. Ginugulo yung mga patakaran. The balikbayan privilege is specifically for spouse and children of a Filipino or a former Filipino only who is traveling with him. Oh, if they are not traveling with the Filipino or Filipino spouse and are just joining him in the Philippines, kung susunod lang dito, hindi kasabay na darating, then they may be allowed to enter if they secure an entry visa. Anong katarantaduhan yan? Ba't kailangan mo pakunin ang visa? Ha? E di pasundo mo na lang. Luko-luko. Oh, but with a limited stay in the country. Limitado pa, pamamalagi sa bansa. Ang gulo eh. Mga kaibigan eh. Hayop eh. Ano gusto mo? Kumuha ng extension. Ha? Magbayad. O kaya eh, kikilan ng mga animal dyan sa Bureau of Immigration. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire. Ito pa, foreign parents of Filipinos
who are minors may also enter the country, but must also persecute. Ang gulo. Kailangan daw kumuha ng visa. The balikbayan privilege may not be extended to other members of the family. Ay nako, mga kaibigan, oh. Sira na mga ulo nito. Si Kapir si Lapid, umabanat. Lapid Fire! Ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Jaime Morente. Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay.